Hi! Welcome to Church of God Imus. I am Micah. And I am Karen. We are here to let you know some ministries that you can join aside from our Sunday services. Word, worship, revival. Come and join us and be a part of our Ignite Wednesday at 7 p.m. Do you like walking, cycling, or jogging? Para sa'yo ang Men's Health Program activities every Saturday at 5:30 a.m. You can reach out to Brother Roy Abihay to know more. Lagi mo bang reason ang pagiging busy, ma'am, at walang time umalis ng bahay? We got you! Join the latest virtual fellowship every first Friday of the month at 5 o'clock p.m. Please reach out to Sister Josie Mercado to join. And of course, we can't forget our lovely senior citizens. Meron din tayong seniors virtual fellowship every second and fourth Wednesday of the month at 3 p.m. You may contact Sister Eugene Delancig to join. Do you have a hospitable heart and a big smile? To all the youth, young adult, men's and ladies, that are not sa ushering ministry. If interested, you may reach out to Sister May Villar for more details. Are you youth like us? Tara na sa Youth Watch! Be intimate with Jesus and be transformed by His presence. At kung ikaw naman ay young adult, you can join the Exit Fellowship every last Saturday of the month. Do you love playing instruments? Do you love singing and dancing? Be a God's vessel by joining our monthly worship auditions. Kung ikaw ay singer, please look for Sister Krisha Kanya. Kung ikaw ay musician, please look for Brother Lawrence Felishan. Kung ikaw ay dancer, please look for Jaira Alcobet. Para naman sa mga cute nating teens, you can also join our online or in-person Sunday school during first, second, and third service. Visit mo lang ang ating Facebook page, COGE News Children's Ministry, for more details. It's time to man up. Para sa ating mga katatayan o kalalakihan, tara na sa Marshall Ministry. Please look for Brother Willie Villar or Brother Boy Briones if interested. Be a volunteer or give your donations to our Helping Hands Ministry. For more information, you may reach out to Sister Arlene Ostrom. May accountability group ka na ba? If wala pa, it's time! Join our C2S to have someone or friends na makakasama mo to grow deeper in the Lord. Don't forget to like and follow us on our social media accounts. Stay connected and be connected. God bless you! Stay connected. Hi! Welcome to Church of God Imus. I am Micah. And I am Karen. We are here to let you know some ministries that you can join aside from our Sunday services. Word, worship, revival. Come and join us and be a part of our Ignite Wednesday at 7 p.m. Do you like walking, cycling, or jogging? Para sa'yo ang Men's Health Program activities every Saturday at 5:30 a.m. You can reach out to Brother Roy Abihay to know more. Lagi mo bang reason ang pagiging busy, ma'am, at walang time umalis ng bahay? We got you! Join the latest virtual fellowship every first Friday of the month at 5 o'clock p.m. Please reach out to Sister Josie Mercado to join. And of course, we can't forget our lovely senior citizens. Meron din tayong seniors virtual fellowship every second and fourth Wednesday of the month at 3 p.m. You may contact Sister Eugene Delancig to join. Do you have a hospitable heart and a big smile? To all the youth, young adult, men's and ladies, tara na sa ushering ministry. If interested, you may reach out to Sister May Villar for more details. Are you youth like us? Tara na sa Youth Watch! Be intimate with Jesus and be transformed by His presence. At kung ikaw naman ay young adult, you can join the Exit Fellowship every last Saturday of the month. Do you love playing instruments? Do you love singing and dancing? Be a God's vessel by joining our monthly worship auditions. Kung ikaw ay singer, please look for Sister Krisha Kanya. Kung ikaw ay musician, please look for Brother Lawrence Felishan. Kung ikaw ay dancer, please look for Jaira Alcobet. Para naman sa mga cute nating teens, you can also join our online or in-person Sunday school during first, second, and third service.
visit mo lang ang ating Facebook page, COGE News Children's Ministry, for more details. It's time to man up. Para sa ating mga katatayan o kalalakihan, tara na sa Marshall Ministry. Ngitian mo ang katabi mo, fist bump mo, sabihin mo, I am happy to see you here. Come on, come on, let me see. Let me see na binabati mo ang iyong katabi. Amen. And today, sino dito excited magpuri sa Panginoon? Hallelujah! Amen. Can you lift up your hands? Sino ang excited dito na magpuri sa Panginoon? That dahil after a long week, after a tiring week sa trabaho, sa school, we are here to worship the Lord ng sabay-sabay. Ang amazing sa puso, di ba po? And today, before we worship the Lord, let us ask the Lord to purify our hearts. Kasi sa buong week na nakalipas, yung iba sa atin, punong-puno ng anxieties. Yung isa sa atin, punong-puno ng fears, doubt. And so today, at this very moment, just allow the Lord to purify your hearts and clean your hearts.
and fill your hearts with love, with joy, with contentment, and assurance. Sino may gusto noon? Amen? Make it louder, church. You say amen. Amen. Hallelujah. Okay, and I'm gonna sing this with me. That Lord, this is our prayer. That we pray that you will create a clean heart. Together. Your hands.
pwede bang yung mas malakas malang love offering for the Lord? Hallelujah, church! Today is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Can you say this with me? Today is the day. Today is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. We will rejoice and be glad in it. Come on, clap your hands for the Lord. Can you do higher than that, church? Para sa Lord? Reaching my hands to yours, believing there's so much more. This is my confidence. Knowing that all you have is so for me. It's good, it's good. All together we dance. Today's the day you have made. Can I see I those hands lifting up? Today is the day you have made.
masaya magpuri sa Panginoon. Amen. That after a long week, sobrang saya na kumakanta tayo ng sabay-sabay para sa Panginoon. Amen? Amen. Pwede bang mas malakas pa? Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. We are rejoicing and the Lord is also rejoicing. Kasi yung mga anak niya kumakanta, nagpupuri para sa Kanya. And indeed, God, that we will always rejoice in your presence. And sabi sa kanta, I won't worry. Pwede bang sabihin mo ito, church? I won't worry. Yes, we will not worry about tomorrow, about our future, and we will trust in the Lord, in the God Most High, because this is His word for us, that we will commit our lives to Him. Commit your ways to the Lord. Trust in Him. Lean on, rely on. And ano sabi dito? Be confident. Yes, church, be confident. If your hearts are filled with doubts right now, the Lord is reminding us to be confident, because He will move and He shall bring it to pass. Amen. Kung may sakit ka man ngayon, kung may problema ka man ngayon, He shall bring it to pass. That is the word of the Lord. And so we will never stop worshiping His name. We will continue to dwell and surrender our lives to the Lord. Surrendering all. And
one more time, church, with all our hearts. Still within my
all the voices. Can you sing this louder? Worship our Almighty God. Come on, sing this. Worship Him. Deserve niya ng worship na nagmumula sa atin. So once more, can we sing this? For the last time. Worshiping your name. Lord, you are so powerful. And we will continue to worship you until our last breath. We will continue to worship you hanggat sa kaya pa namin. And we will never stop glorifying your name with our whole life. So here we are today, offering our lives to you once again, surrendering our lives to you once again. And we will trust in you sa lahat ng pwede mong gawin. God, we thank you for today. We thank you and we love you, God. We give you all the glory, the honor, and praises and thanksgiving. And all your children will shout, Amen. Hallelujah. God bless you, and you may now be seated. Hi, welcome to Church of God Imus. I am Micah. And I am Karen. We are here to let you know some ministries that you can join aside from our Sunday services. Word, worship, revival. Come and join us and be a part of our Ignite Wednesday at 7 p.m. Do you like walking, cycling, or jogging? Para sa'yo ang Men's Health Program activities every Saturday at 5:30 a.m. You can reach out to Brother Roy Abihay to know more. Lagi mo bang reason ang pagiging busy, ma'am, at walang time umalis ng bahay? We got you! Join the Ladies Virtual Fellowship every first Friday of the month at 5 o'clock p.m. Please reach out to Sister Josie Mercado to join. And of course, we can't forget our lovely senior citizens. Meron din tayong Seniors Virtual Fellowship every second and fourth Wednesday of the month at 3 p.m. You may contact Sister Eugene Delancig to join. Do you have a hospitable heart and a big smile? To all the youth, young adults, men's and ladies, tara na sa ushering ministry. If interested, you may reach out to Sister Mabel Yar for more details. Are you a youth like us? Tara na sa Youth Watch! Be intimate with Jesus and be transformed by His presence. At kung ikaw naman ay young adult, you can join the Exit Fellowship every last Saturday of the month.
Do you love playing instruments? Do you love singing and dancing? Be a God's vessel by joining our monthly worship editions. Kung ikaw ay singer, please look for Sister Krisha Kanya. Kung ikaw ay musician, please look for Brother Lawrence Feliciano. Kung ikaw ay dancer, please look for Daira Alcobet. Para naman sa mga cute nating teens, you can also join our online or in-person Sunday School during first, second, and third service. Visit mo lang ang ating Facebook page, COGE News Children's Ministry, for more details. It's time to man up. Para sa ating mga katatayan o kalalakihan, tara na sa Marshall Ministry. Please look for Brother Willie Villar or Brother Boy Briones if interested. Be a volunteer or give your donations to our Helping Hands Ministry. For more information, you may reach out to Sister Arlene Ostrow. May accountability group ka na ba? If wala pa, it's time! Join our C2S to have someone or friends na makakasama mo to grow deeper in the Lord. Don't forget to like and follow us on our social media accounts. Stay connected and be connected. God bless you! Even a season of pause is a season of purpose. Even in solitude, we magnified His sovereignty. But this 2023, we will gather as one man. It's time to dream again. To dive into the unknown with faith. To explore the depths of His power. To cross the unbelief. And swiftly move forward. To reach the unseen. And witness the fullness of His glory. We are going further. Magandang morning, mga kapatid. Yun ang sinasabi ko, praise the Lord. Iba talaga pag madami, ano? Salamat sa Panginoon. At muli, binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkatipon-tipon sa araw na ito upang makinig na kanyang salita. At binabati ko rin ang mga nasa online. Kumusta na po kayo dyan? Type amen naman. Sa mga naka-online, praise the Lord. Hallelujah. Sino pong may bago po bang dalo o first timer? Meron po. Ayan, praise the Lord. Welcome po kayo. Pwede pong tumayo at ipanalangin po namin kayo. Kapatid, atin pong ito ng ating mga kamay sa kanila. Hallelujah. Panginoong Diyos, salamat na marami, O God, sa pagkakataong ito na nakapiling namin, ang mga kapatid namin, O God. Lord, alam namin hindi ito aksidente na sila'y naparito, sila'y dinala niyo, Panginoon, O Diyos, upang maranasan ang inyong pag-ibig, ang inyong presensya sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at patuloy na abutin sa kanilang pangangailangan. At nawa, Panginoon, magpatuloy sila, O Lord God, na maranasan ang kauhawan sa pagdalo sa mga ganitong gawain, O Diyos. Bless them as well as with their families, O Lord God. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po. Makaupo na po kayo. Welcome po kayo sa COG Imus. Amen. Hallelujah. At announcement po pala, karagdagan, kung sino po ang may mga sasakyan, kung hanggat maaari po, ay dito na po tayo mag-park, kung meron pang space, kasi medyo delikado doon sa kabilang lugar na yun. Ano? At may mga sticker din po tayo ng COG Imus. Pwede po tayong kumuha dito sa ating kay Sister Net po. Mamaya po, kung gusto nyo lang po. Okay. Nasa tema pa rin po tayo ng push further. At naalala nyo ba yung mensahe ng Panginoon last week? Sino nakalala? Take it away. Di ba? Take it away. Our sufferings, yung mga nagpabigwet sa atin,
nihiling natin sa Panginoon na alisin ng Panginoon. Ngayon naman, bago tayo tumungo sa mensahe ng Panginoong Diyos, ay panoorin muna natin ang short video na ito. The truth. I say unto you that this poor widow had cast in more than they owe. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury has cast in all the living that she had. Short story po yan na tinatawag at tinawag nilang Story of the Widow's Mite, M-I-T-E, Widow's Mite, or the Story of the Widow's Offering. The sincere devotion of the poor widow stands in sharp contrast to the fake or bogus righteousness of the scribes. As what you have seen in the video, yung mga may dalang bag na hinuhulog yung ano nila, mga karamihan scribes yun, ano? Pinapakita nila yung kanilang righteousness. But the poor lady, the widow, she pushed further her faith in God that whatever happens next, si Lord na ang bahala. Ang tanong, mga kapatid, kaya ba natin gawin ang ginawa ng balong babae? Kaya ba natin ibigay ang lahat-lahat? Bakit nga ba ito na isulat sa Biblia? For just 4 verses for the whole Bible. Bakit ba ito na isulat? Yan ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid. Walang matutulog, ha? Okay? Baka may bigay sa akin barong-barong. Naalala niyo ba yon? Okay. Kaya naman, ang mensahe ng Panginoong Diyos sa araw na ito ay pinamagatang put in all. Put in all. At ang teksto natin, mababasa natin sa Luke 21 verses 1 to 4 and Mark chapter 12 verses 41 to 44. Unahin muna natin ang Luke. Sabay-sabay natin basahin. Then Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury. And he saw a poor widow put in 2 small copper coins. Truly I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others, for they all contributed out of their surplus, but she, out of her poverty, has put in all she had to live on. At ang sabi sa Mark 12, as Jesus was sitting opposite the treasury, he watched the crowd putting money into it, and many rich people put in large amounts. Then one poor widow came and put in 2 small copper coins, which amounted to a small fraction of a denarius. Jesus called his disciples to him and said, truly I tell you, this poor widow has put more than all the others into the treasury, for they all contributed out of their surplus, but she, out of her poverty, has put in all she had to live on. Let's pray. Father God in heaven, thank you for your words, O God. Lord, give us wisdom and understanding, O God, to comprehend your word. At hindi lang namin maunawaan. Lord, ito'y aming maisa puso at aming maisa buhay, Panginoon. Nawa ang iyong mga salita ay magsisibing liwanag sa aming mga kaisipan at tanglaw sa aming mga landasin. O Diyos, aming Ama, dalangin ko po sa inyo, puspusin niyo po ako ng Santong Espiritu, for me to give us boldness, O God, to proclaim your word with love and compassion. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sa karamihan ng mga sumasamba o nanamba sa Jerusalem, nung linggo na yon, at that was Passover or Pasqua,
itinalaga ni Lord Jesus ang poor widow bilang isang outstanding example or namumukod-tanging halimbawa. This is what also Haddon Robinson have said. The gold medal giver in the New Testament turns out to be a woman who contributed less than a nickel. Tindi, ano? The small copper coins or mites na inihulog ng babaeng ito sa treasury box ay nagkakahalaga ang bawat isa ng barya to 1/64 of a denarius. 1 denarius ay isang sahod ng isang manggagawa sa isang araw. I-divide mo ng 64, yun yung kanyang inoffer. No? Lepto, lepta ang tawag yun. Lepton pagka singular, lepta pag plural. So 2 lepta, 1/64 of a denarius. Ganun lang ang halaga ng kanyang inihulog sa treasury box. They were called lepta, sabi nga, which literally means peeled, because they were such thin coins. Nakita nyo ba yung barya natin dito? Yung singkong duling na may butas pa. No, parang wala nang halaga, no? Pero nung kapanahonan siguro ng mga edad 60s, 70s, ganun, pwede pang pambili yung singko dati. Pambili ng tinapay, no? So, maaring itong pera ng widow na 2 coins, bronze, 2 coins, no? Ay, o copper coins, pwede niyang maipambili na kanyang pagkain. No? Siguro for how many? May 2 meals, 3 meals, pwede niyang ipambili. Kasi tiningnan ko rin ang conversion as of this time, ang halaga lang nito sa atin ay 74 cents. 74 cents. Napaka-konti, napakaliit, no? But sabi, they are all she had to live on. Yun na lang natira sa kanya. Ang kanyang sakripisyo ng pagbibigay ay ikinulugod ng Panginoong Jesus. At itinuro niya sa atin bilang isang halimbawa ng ating pagbibigay. Duda ako, mga kapatid, kahit sino sa atin dito, kasama ako, has come closer to the level of offering na binigay nitong mahirap na balo. Hindi pa tayo nakaabot dun sa level ng kanyang pagbibigay. Minsan sinasabi ng mga tao, ibibigay ko ang aking might, but they completely miss the point. Mga kapatid, yung pagbibigay ng ating might ay ibang yung ang kahuli-hulihang pera na sa iyong bulsa o sa iyong wallet. At nanawagan ng iglesia, kailangan ng suporta ng mga kapatid, ibinigay mo ito ng buong puso. Yun yung might natin. Hindi yung kung ano lang ang madukot mo sa iyong bulsa, ito na lang, pwede na yan. Hindi yun ang might natin. Kaya, sa pagtingin ng pangyayaring ito, karamihan sa atin ay, kung ihalintulad natin, we will visualize the situation of our level of giving, we are standing on the ground. But the lady, the widow, was standing on top of Mount Everest. About 8.8 kilometers high. Napakalayo ng agwat natin. The way she's giving her offering to the Lord. No? But, kahit hindi tayo makarating sa ganong level, marami tayong makukuha o matutunan mula sa kwento ng babaeng ito. Natutulong sa atin na magpasya ang mamapasiyam, mabigyan ng kagalakan ang ating Panginoong Jesus sa ating pagbibigay. No? Ngayon, himay-himayin natin ang ating teksto, mga kapatid. There are several things that the story of the widow might teach us. No? First, Jesus is our offering. Jesus is our offering. Ang sabi sa ating teksto, Luke 21 verses 1 and 2, then Jesus looked up and saw the rich putting their gifts into the treasury, and he saw a poor widow put in 2 small copper coins.
Sinasabi dyan sa verse na yan, nakikita ng Panginoong Jesus every giver and gift that they have given. Ngayon, isa-isahin natin. Paano ba ito? Paano ba yung nakikita ng Panginoon sa offering? Una, Jesus sees the givers. The treasury is located at the court of women. Base doon sa aking reference, offerings were placed in 13 chests shaped like trumpets. Nakita nyo kanina, di ba? Yung shape ng hinuhulugan. Pag ganun, hinuhulang pera. Rich people called attention to the offerings by making a great show of putting in their money. Nakita nyo naman, bagbag yung dala-dala. Isa-isa. No? Patunog ng patunog, ano? Ibig sabihin, daming nilalagay. Maririnig mo yung kalansing ng sunod-sunod na inihulog ng mga mayayaman at ng mga average givers. But when the widow came at naghulog ng kanyang offering, walang nakapansin sa kanya except the Lord Jesus Christ. Dahil halos hindi marinig ang kalansing ng kanyang inihulog na dalawang barya. But God sees what man overlooks. God sees what man overlooks. Walang nakakaligtas sa paningin ng Diyos. Amen? Amen. Jesus saw what no one else did. He saw that the humble gift or he saw the humble gift or offering of the widow. No? The Greek word that Mark 12:41 uses for Jesus watching, ang ibig sabihin nito ay to view attentively or to look intently or nagmamasid ng mabuti sa Tagalog. Maraming mananamba on that Passover day ang pumapasok sa templo noong araw na yon na naghulog ng kanilang mga gifts sa treasury boxes. Malamang wala sa kanila nakakita sa Panginoong Jesus na nakaupo doon, na nagmamasid. No? Ngunit, napansin sila ng Panginoong Jesus ang bawat isa sa kanila. Kabilang ang hindi kilalang biyudang ito. The other gifts in the treasury that they made a lot of noise as they jingled into the receptacles. Ang kalansing, pag maraming kalansing, maraming bigay. You know, ganun ano. But the widow's mites were heard in heaven. Bakit? Narinig ni Lord Jesus eh. Di po ba? Hindi alam ng babaeng ito na pinagmamasdan siya ni Lord Jesus hanggang sa makarating siya sa langit. No? At na-receive ang kanyang gantimpala. Hindi lamang alam ni Lord Jesus kung gaano kalaki ang ibinigay ng babaeng balo. Ngunit, sa kanyang pagiging omniscient or all-knowing God, he also knew that iyon na lang ang natitirang pera ng babaeng balo para sa kanyang ikabubuhay. Totoo rin naman sa ating generation ngayon, mga kapatid, sa tuwing nagbibigay tayo sa Panginoong Diyos, He is watching us. He is watching us. Wala siyang pinalampas na offering, maliit man o malaki. Kilala niya ang bawat nagbibigay, mayaman at mahirap. Maaring magbigay ang mga tao nang hindi nagpapakilala, hindi napapansin ng mga karamihan. Dito sa ating iglesia, maraming naglalagay sa mga offering envelopes na hindi isinusulat ang kanilang mga pangalan. But the Lord Jesus knows each one. Amen ba yun, mga kapatid? Yan, praise the Lord. Pagdating sa ating kaperahan o pananalapi, hindi natin ito binubulgar, di po ba? Hindi natin ito sinisiwalat. Eh, ano yan eh? Confidential yan eh. Di ba? Hindi man magandang pakinggan na tatanungin ka, magkano ba kinikita mo? Magkano ba binibigay mo? Di ba? Parang unethical, di po ba? No? Very confidential po yun. Pero alam ni Lord Jesus ang bawat sentimo na iyong kinikita, kapatid. Alam niya yun. Eh siya nagbigay ng hanap buhay sa iyo eh.
Di ba? Amen? At kung saan mo ginagastos ang pera na yon, alam niya din. Dahil ang sabi sa Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are in every place, watching every evil and the good. Nakikita lahat ng Panginoon. So, may isishare lang ako sa inyong isang article sa Our Daily Bread that was issued last May 1977. Tagal na, no? Years ago, a well-known preacher, John Brodus, wanted to impress on his congregation the fact that Jesus knows what we give. So one Sunday, he came down off the platform and walked beside an usher as the offering was taken. The pastor went up every aisle and watched as each person either gave or just passed the offering bag. Some were angry, others were confused or ashamed, or all are surprised. He went back to the pulpit and began his sermon on this story. He concluded, ito yung conclusion niya. My people, if you take it to heart that I have seen your offerings this day and know just what sacrifice you have made and what sacrifice you have not made, remember that your Savior gives up the aisles, goes up the aisles with every usher and sees every cent contributed by His people. No? Mga kapatid, una nating tandaan, nakikita ng Panginoon Jesus ang mga nagbibigay. Amen? Hindi niyo siya mapapasaya sa inyong pagbibigay kung nakakalimutan niyo na siya ay nakatingin sa inyo. Nakuha niyo ba yun? Amen? Next, Jesus sees the amounts given. Ang sabi sa Mark 12:41b, and many rich people put in large amounts. Alam niyang inihuhulog sa offering box. Pero ang babaeng balo na ito ay naglagay ng dalawang maliliit na bariyang tanso. Nakita ni Lord Jesus kung gaano kalaki ang ibinigay ng bawat isa. May epekto ba kaya ang dalawang barya na inihulog ng babae sa pananalapi ng iglesia o sa templo? Ano sa palagay nyo? Wala. Walang halaga, walang epekto. Baka sabihin pa nga ng treasurer o yung nagtagabilang eh, ano ba naman itong inihulog ng mga tao? Bariyang tanso, kanipis-nipis. No? Istorbo lang ito sa pagbibilang ko eh. No? Para tandaan natin mga kapatid, tandaan natin, whatever amount we give, we need to consider three things. Ano yun? Focus. Focus. Ano man ang ating ibigay, whatever we give, just because we love the Lord Jesus Christ. Not for our own pansariling kasiyahan. Kaya yung sinasabing, porti ko, yan ang kasiyahan ko, nagbibigay ako. No, hindi yan ang tama. Nagbibigay ako dahil mahal ko ang Panginoong Jesus. Amen? Walang nakasulat sa Biblia kung bakit nagbigay ang widow ng kanyang offering on that day. Nabasa naman natin, di ba? Marahil ay nais ni Luke na makita natin ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga scribes. Okay. Nakatatapos lamang ipinahayag ni Lord Jesus yung kanilang mga pag-uugali pagdating sa pagbibigay. Na mababasa natin yan sa Mark chapter 12 verses 38 to 40. Mark chapter 12, 38 to 40. Just read it na lang, no? Ginagawa nila ang kanilang relihiyon upang mapabilib ang iba kung gaano sila ka-spiritual. The widow is quiet. Hindi siya kilala, no? At hindi rin naman siya nagpasiklab, no? O nagpa-impress sa kaninuman. Ang nakita niyo naman yung video, paghulog, sabay talikod. Alis na siya, di ba?
Hindi siya, oh, naghulog ako, tingnan nyo. Wala, di ba? Nagbigay siya dahil sa yung mga, nagbigay yung mga eskriba, yung mga yayaman, para sa pag, ano, may pagmalaki sila. Okay, maparangalan sila ng tao. Makilala sila. Self-recognition. Yung babae naman, nagbigay sa pagsamba. Dahil sa kanyang love of the Lord. Ano man ang halagang ibibigay natin, dapat tayong magbigay ng puso ng pag-ibig sa Diyos. Hindi para sa personal recognition o makilala at iba pang mga makasariling kadahilanan. Focus. Next is faith. Whatever we give, no, ay dapat nating ibigay na umaasa tayo sa Diyos na tayo ay matutustusan sa ating mga pangangailangan as what He promised, di ba? That He will supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. That's His promise. Dito sa ating iglesia, maaring walang mahirap na kagaya ng babaeng balo. Ang pagbibigay ng kung ano ang kailangan niya para sa para siya mabuhay ay nagpilit sa kanya or forcing her na magtiwala sa Diyos upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Ngunit kahit na marami tayong pera, mga kapatid, marami tayong naipon sa bangko, no, for our future use, no, nag-ready tayo, still, we need to have faith in God na matugunan ang lang ating mga pangangailangan. Amen? Kailangan pa rin natin yun. Kasi madaling maubos din lang yun eh. Kahit marami kang ipon sa bangko, eh kung nagkasakit, no, malaking kailangan, ay ubos yun. No? Hindi mo pwedeng asahan ang iyong pera sa bangko. Kanino tayo aasa? Kay Lord. Amen? Kaya dapat tayo sa Kanya lang umasa. Hindi ka pwedeng umasa sa iyong mga yaman. Dahil sabi ng Lord, isa kang hangal, ngayon din kukunin ko ang iyong buhay. Tapos, history ka na. Amen? Okay. So, naranasan niyo na ba, mga kapatid, yung magbigay ka sa Panginoong Diyos because nanawagan ang iglesia? Nagbigay ka ng halaga, yung pera na yun ay inipon mo kasi gusto mong ipambili ng napakahalagang bagay para sa'yo. Pero dahil nanawagan ang iglesia, ibinigay mo ito ng bukal sa iyong puso. Nanalangin ka, Panginoon, nawa ipagkaloob niyo po sa amin ang bagay na ito. Tinugon ka ng Lord. Ang sarap ng pakiramdam, di ba? Naranasan niyo na ba yun? Naranasan ko na yun. Ang sarap ng pakiramdam. Iba pala pag ibinigay mo muna sa Panginoon at siya ang magkakaloob sa iyo ng higit pa sa iyong hinihingi. Yan po ang sinasabi sa Ephesians 3:20. God is able to do exceedingly abundantly beyond what you think or imagine according to His power that is at work within us. He is able to do exceedingly abundantly. You cannot ever think or imagine how great is our God. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan naman natin Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Napakabuti. Focus, faith, now, and the faithfulness. Faithfulness. Dapat tayong magbigay ng tapat. We must be faithful in giving anuman ang ating kalagayan. Hindi dapat ito maapektuhan ang ating kalagayan, yung ating pagbibigay. Bakit? Dahil mahal natin ang Panginoon. Ang balo ay hindi nagbibigay dahil sa panggigipit o naudyukan lang siya. Wala naman tayong nakitang nag-udyok sa kanya, di ba? Na, ihulog mo na yan, hulog mo na. Hindi. Siya ang kusang lumapit. Di po ba? Kusang lumapit sa lalagyan. Sa halip siya, nagbigay dahil sa kanyang nakagawi ang katapatan sa Panginoon. Ugali na niya yun. Nasa DNA na niya yun. Okay? Nang pumunta siya para sumamba sa templo, nagbigay siya bilang isang holy habit. So ang handog ng babaeng ito, ang balo, ay binura lahat yung mga excuses. Marami kasing excuses ang mga tao.
Na nagsasabi, magbibigay kami kapag kami ay nakaluwag-luwag na o kaya nakakuha kami ng sapat na pera. Hindi siguro. Hindi mo gagawin yan, kapatid. Ang pagbibigay isang mindset. It's a mindset. Kung hindi ka makakaisip ng mga paraan upang magbigay ng tapat kapag ikaw ay mahirap, eh mas lalo kang hindi maggagawa ng paraan kung meron ka. Di ba? Maaari kang laging nakakahanap ng ilang mga paraan upang magbigay sa isang bagay kung mayroon kang pag-iisip na maging tapat sa Diyos. Faithfulness to God. Sabi nga, you can always find some ways to give something if you have a mind to be faithful to God. If you are faithful, gagawa at gagawa ka ng kaparaanan na makapagbigay sa Panginoon. Amen ba yun? Kakaunti nag-amen. Disagree kayo, ano? Alright. So, maging tapat tayo sa ating pagbibigay, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit karamihan sa atin ay hindi nagbibigay ng tapat sa Panginoong Diyos ay hindi dahil walang pera. Magpakatotoo tayo, mga kapatid. The reason most of us don't give faithfully is not because we don't have the money. Ito ay dahil ginastos natin ang perang ibinigay ng Panginoong Diyos sa mga walang kabuluhang bagay. Yun eh. Dami kayang Shopee. Daming Lazada. Ano? Uy, ang ganda na ito. Order tayo. Uy, ganda na ito. Totoo, no? Ang bilis lang, di ba? Mobile phone lang yung hawak mo. Order ka na. Di ba? Ang bilis. Ang bilis na nang ubos ang pera mo. No? Magpakatotoo tayo, mga kapatid. No? Ginastos natin yon sa mga walang kapararakang bagay. Pwede naman tayong mabuhay na kahit wala ang mga yon, di po ba? Yung iba, luho na lang kasi. No? Ubos tuloy ang pera. Okay? Ginagamit nating madalas ang ating mga credit cards. Sino may credit card dito? By the way, ako, ino-offeran ng credit card. Ginagamit ko lang pagka nagbubuk ng ano ng hotel o kaya bibili ng ticket sa aeroplano. Pero kung babayad sa shopping center, never, never ako gumagamit ng credit card. Sabi nga, madalas natin ginagamit ng credit cards to support our lifestyle that we cannot afford. Tapos, sasabihin natin, hindi ko kayang magbigay sa church eh. Pero ang totoo, hindi tayo nagbibigay at dahil baon tayo sa utang. Credit nga eh. Utang. Pinaganda lang naman eh, credit card. Utang yan eh. Pambihira. Di ba? Wala nang sasahurin. Marami akong kilalang ganyan eh. No? Ang bilis eh. Pagka nagbabayad sa cashier, no? Hindi tayo nagbibigay dahil nga, yun nga, nababaon natin sa utang. Hindi natin na-manage ng mabuti ang resources na binigay sa atin ng Panginoon. At hindi naaayon sa kanyang priorities yung ating paggastos ng mga perang ating tinatanggap sa Lord. Diretsahan tayo, mga kapatid. Kung hindi kayo up to date sa inyong mga monthly bills, you cannot afford to go out for a dinner. Manood ng sine kung saan-saan lalamierda o gagala. Kailangan niyong bawasan ang lahat ng hindi mahalaga sa inyong buhay para maging free kayo sa utang. Kadalasan kasi nakakautang dahil sa luho eh. No? Luho. Okay lang kung makautang ka dahil talagang kailangan mo. Dahil between life and death. Ganun ano? Okay lang kailangan mo talaga pang gastos, pang tuition, no? Ay mga ganun na binabayaran din naman, no? At ang dahilan ng hindi para
Hindi yung ibig sabihin na bawasan mo yung gastos para naman susunod may gagastusin ka rin. Hindi dapat ganun, no? Dapat ay para makapagsimula kang magbigay sa Panginoon ayon sa kanyang gusto. Amen? Agree ba kayo? Amen. Yan. Sabi nga, the Bible is clear that if you cannot give as you should, you are not managing your money as the Lord wants you to do. That is clear. That is clear. So the first lesson is that, ang sabi nga ay, ang unang lesson na ating natutunan, Lord Jesus sees our offering. Alam niya kung magkano ang kinikita natin, magkano ang ginagastos natin, at magkano ang ibinibigay natin. Isa isip at isa puso natin ito, mga kapatid, napakahalaga po ito, ano? If you want the financial aspect of your life will be, no, yung magpo-prosper, dapat matuto kang magbigay ng mabuti sa Panginoon. Amen? That's the key. That's the key. Alright? Sabi pa, makaka-apekto ito sa ating pagbibigay at sa ating offering. And how we manage lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen ba yun? Amen. Mahina talagang amen pagdating sa ganyan, ano? So, next, Jesus weighs our offering. Iba ang pagtimbang o assessment ng Panginoong Jesus kaysa tao. Yung dalawang barya ng babaeng balo ay nadagdag sa isang sentimo ayon sa pagbilang ng tao. Ngunit sinabi ni Lord Jesus na siya ay nagbigay ng higit kanino man sa araw na yon. Mark 12:43, Jesus called his disciples to him and said, "Truly I tell you, this poor widow has put more than all the others into the treasury." Paano nangyari yun? Eh, ang dami-daming laman ng bag nung ano, nung iskriba at saka yung mayaman. Paano ganun? Many rich people threw in large amounts, sabi nga. So the difference is one proportion. Huh? One of proportion, sabi. Ang mayayaman ay nagbibigay ng malaking halaga out of their surplus o yung tira-tira nila. Ang babaeng balo ay inilagay ang lahat, lahat para sa kanyang ikabubuhay. Ang kanya ay isang tunay na sakripisyo. Yung sa mayayaman naman ay hindi pa sila nagsimulang maka-level up doon sa level ng pagbibigay ng babaeng balo. Nang ang Panginoong Hesus ay nagsalita, ang sabi niya sa Tagalog, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman." Anong ginagawa niya? Sinusuri niya ang kanilang mga kaloob or offering. He's examining the offering of each one. Kahit ipunin ang lahat ng mga kaloob or offering ng mga mayayaman kumpara doon sa babae, sa paningin ng Panginoong Jesus, mas mabigat ang timbang nung ibinigay ng babaeng balo. Tindi, no? Si Charles Simeon from Expository Outlines of the Whole Bible Sondervan ay nagsabi na kung hindi pinuri ni Lord Jesus ang offering ng babaeng balo, maaaring karamihan sa atin ay i-ismid, hahatulan siya. Ano ba naman yung binigay ng matanda na yan? O balo na yan? Sinabi niya ito ay hindi kailangan dahil tiyak na hindi naman hihingi ng Diyos ang isang regalo mula sa isang napakahirap na tao. At useless din naman dahil hindi yung ganong halaga ay hindi naman, wala namang epekto sa pananalapi ng templo. Maliit lang ito. At ito rin ay, sabi nga, may mapagmataas, sabing ganon, dahil ang ibigay ang lahat ng ay upang tuksohin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay na kung ano ang naibigay na niya para sa kanyang mga pangunahing pangangailangan. Ngayon, why would Jesus speak so highly of her offering? Why? Two reasons, mga kapatid. Jesus weighs the cost of the offering to the giver.
Sabi ni Lord Jesus sa Luke 21:4, "For they all contributed all out of their surplus, but she out of her poverty has put in all she had to live on." Put in all. Yan. Diba? Ang mga kaloob ng mayayaman ay walang halaga sa kanila. They did not have to go out or to go without anything or adjust their lifestyles para maibigay ang malaking halaga. Ngunit maaring nagutom ang babaeng balo noong gabi na yon dahil wala na siyang pera, wala na siyang pambili, wala na. Pero ang sabi ng isang mga ngaral, kinote ko lang ito, no? The important thing to Jesus is not the amount of offering, but the commitment and sacrifice it represents. He judges our offerings not by how much we give, but by how much we have left after we give. Hindi ano? Hindi ko lang alam, baka marami sa atin ang nagbibigay sa Panginoong Diyos ng mga tira-tira lang. Hoping naman na wala dito sa atin. Amen ba yun? If we have anything left after we've spent the rest, not just for our needs, but also for many other things, at saka pa lang tayo maglalagay sa offering box, wala na. Tira na lang yun. No? Tira na lang. O kung sa British, refuse. No? O kaya kung ito ay isang bagay na luma na at hindi na natin kailangan, saka natin ibibigay sa simbahan o sa misyon. Ano yun? Mga relief goods? Di ba yung, o ano ba yung mga pinaglumaan dyan? Yung pala yung kaisipan na, no? Ano yung pinaglumaan? Pamigay nyo na sa misyon. Ambihira. Sabi ni Paul Harvey, maaaring kilala nyo siya, no? Paul Harvey. Ang kwento siya, sabi niya, "A woman who called the Butterball Turkey Company and asked whether she could cook a turkey that had been in her freezer for 23 years. Ipiniliwanag ng customer service representative na maaaring okay lang kung ang freezer ay na-maintain ang below zero temperature sa buong 23 years. Pero, hindi na masarap ang lasa. Para ng bulak yun, ano? Ang sabi ng babae, oh, that's what we've thought. Well, we just donate it to the church. Tapos, wala nang halaga, saka pa, idodonate, pambihira. Kahit mag-tight ka, kung kumita ka ng average na sahod, it doesn't cost that much. Meron ka pa rin 90% for you to spend para sa iyong sarili. Parang tip lang naman yung 10% sa ating tithe, di po ba? O yung sa ating kinikita. It's a nice gesture upang ipakita sa Diyos na pinahalagahan mo ang kanyang services pagkatapos mong mabusog sa masarap na pagkain na ibinigay niya sa iyo. But it doesn't really cost you. Bakit? Because you didn't give up the meal. Ikinain mo rin naman yung pagkain eh. So, di ba? Parang binayad mo lang. Tandaan natin mga kapatid, sinusuri ng Panginoon Jesus ang ating pagbibigay. Hindi sa dami ng ating ibinibigay, kundi sa dami ng natitira sa atin pagkatapos nating magbigay. Kung mas marami tayong natatanggap na blessings, mas malaking porsyento ang dapat nating ibigay. Amen ba yon? Kunti pa rin ang amen. Very challenging. Subukan nyo. Sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit, upang ibuhos ang pagpapala na walang sukat paglagyan. Nasubukan ko na yan. Nasubukan ko na. Totoo ang salita ng Diyos. Totoo. Hindi siya sinungaling. Lahat tayo ay dapat makaramdam ng kurot, no? Hindi tayo dapat mag-alay sa Panginoong Diyos na mga sakripisyo na walang halaga. At dahil dyan, pakinggan natin itong kanta. So, hallelujah.
cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Yes, Lord. To serve Him is my goal. How could I withhold? Whatever's mine, He's given me. It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Whatever He may need from me, I'll pay the cost, gain or loss. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi sa 2 Samuel 24:24, sabi ni King David, I insist on paying a price, for I will not offer to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Next, Jesus weighs the motive of the giver. Ano bang motibo natin na nagbibigay? Sabi sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4, hindi ko na isinama dyan sa slides. Basahin ko na lang sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kanang kamay ang ginagawa ng iyong kaliwang kamay upang maging lihim ang iyong paglilimos. At ang iyong Ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Alam ng Panginoong Hesus ang makasariling motibo ng mga leader ng relihiyon na nagbigay ng malaking halaga sa templo. Ngunit ginawa nila ito upang parangalan ng mga tao
Hinatulan sila ni Lord Jesus dahil sa pagiging ipokrito. Ngunit pinuri niya ang mahirap na balon na ito sa kanyang pagbibigay. Alam ng Panginoon ang kanyang motibo. She gave to express her devotion to God and it was an act of worship. Mga kapatid, God is not after our money. Take note. He is not after our money. Bakit? He is the creator of heaven and earth and everything in it. Nahirapan nga tayong bumili ng ginto eh. Isang kilo, di nga tayo makabili, di po ba? Pero lantay na ginto ang ating aapakan. Oh. Kapag kapilang na natin siya. Siya ang lahat-lahat ng lumikha. Di ba? Everything. He is after our hearts. Nais niyang mahalin natin siya una sa lahat. Alam niya na ang ating mga puso ay hindi magpapahiwalay o mahihiwalay sa ating yaman. No? Dahil ito ang sabi niya sa Matthew 6:21. Ang sabi diyan, "For where your treasure is, there your heart will be also." Your heart follows your treasure. If you invest your treasure in some investments, sa stock exchange, araw-araw ka nalang nakamonitor sa stock exchange. Uy, bumababa. Uy, tumataas. Di ba? Tama ba yun? Di ba? Nandun na lahat ang oras mo. Pero kung you invest in God's kingdom, your heart will be drawn to God. Amen ba yun? Now, since the Lord Jesus sees and weighs our giving, the bottom line is, we must offer us unto Jesus. We must give our offering to the Lord Jesus Christ. Our motive is everything in giving. Mahal ng Diyos as isang tao na masayang nagbibigay, na nagbibigay siya dahil sa pagmamahal at pasasalamat sa Panginoong Jesus. Hindi tayo dapat magbigay dahil sa panggigipit o napilitan lang. Sabi kasi ni Pastor, sabi kasi nila, magbigay ako, di magbigay ako. Hindi po ganun. Useless yon sa paningin ng Panginoong Jesus. Ayaw niyang napipilitan tayo. Okay? Hindi tayo dapat napilitan na magbigay dahil nagsabi si Pastor, kailangan dito sa church. Ang ating iglesia ay nangangailangan ng pinansyal para may pagpatuloy ang pagpapagawa ng ating sanctuary. Kulang pa po yan, marami pa pong kulang. At yung ibang facilities natin, kailangan pa po yan. Para it will serve us better, di ba? Magandang ambience, di ba? Magandang ano na ito, maraming darating, maraming mga bagong dadalon, mga kapatid, no? Pa-cater lahat. Kaya lang, we would like to remind you na dapat hindi na tayo, hindi na tayo mag-loan o ano pa man. Tayo na lang. Amen? Dahil tayo pinagpapala ng Panginoong Diyos, tayo. Naalala ko yung dating church namin sa Maynila. Nanawagan ng iglesia, yun na lang natira sa wallet ko, binigay ko. Alam niyo kung magkano inabot yung lupa pa lang, natatayuan ng church, ng building, church building, 40 million lupa pa lang. At yung building, magkano, alam nyo? 1 billion. Ganun na lang yung binigay ko kung ikumpara doon sa inabot na halaga. Hindi po nag-loan. Puro sa mga kapatiran nang galing. Walang imposible sa Panginoon. Yung puso lang kasi natin ang tinitingnan ng Diyos eh. Pero ang puso mo na, ay, utang na lang tayo. Ay, huwag ganun. Hindi ba kayo ibigay ng Lord yun? Ganun ba kalit ang tingin natin sa Diyos? No. 1 billion yung building. Tindi, no? And that was 1988 to 1989. 2 years. Magkano na ngayon yun? Di po ba? Meron tayong panawagan, sabi nga, itong yellow paper na ito, Church Improvement Continuation Project. Ito po ay hindi sa pilitan, mga kapatid. Sabi ko nga, God knows our heart.
Hindi pwede tayong magbigay dahil napilitan tayo, sinabi kasi ni Pastor. No. Kung ano ang nasa puso natin. If we love the Lord, if we love to serve God, kuha po kayo ng papel na ito. Amen ba yun? Amen. Ayan. So, nangangailangan tayo upang may magamit sa pagpapaganda ng ating church building. At makita nyo rin kung saan napunta yung inyong ibibigay. We don't want you to give dahil feeling nyo napipressure kayo. Nais namin magbigay kayo sa Panginoong Jesus dahil you receive His indescribable gift. Ano yun? Salvation. Amen? Nabibili nyo bang salvation? Hindi po, di ba? E binigay sa atin ang Panginoong Jesus. I want to share with you a short story. May isang babaeng, batang babae na laging kasama ng kanyang nanay kapag sila ay nagsha-shopping, namimili, no? At lagi niyang nakikita yung maliit na, yung magandang doll doon sa shop. Kaya lang, yung kanilang sitwasyon, medyo mahirap dahil yung father niya, ilang buwan nang nagkasakit at wala ng trabaho. Mother niya lang ang kumikita. So, para hindi naman ma-disappoint yung nanay niya, sabi niya, I know mama, I know. Pero, di ba maganda yung doll? Ganun na, talagang ano niya, gustong-gusto niya. Kada punta nila doon, lagi niyang tinitingnan yun. Dumaan yung mga ilang buwan, at medyo gumanda na, galing na yung kanyang ama, at yun nga, gumanda na ang kanyang hanap buhay. Nawala na sa isip ng bata yung kanyang dream, yung wish niya na makuha yung doll. Pero nagulat siya, ibinigay sa kanya as birthday gift. Yan. Tuwantua siya naman, di ba? Sabi nga daw niya, favoritist treasure. Sabi ganun bata, ano. So, inseparable na sila kahit sa pagtulog ka sa kasama niya. No. Isang araw, sila ay nakaupo sa isang nakikinig sa mensahe ng pastor. Umatin sila ng church. At narinig nung bata as she listened as the pastor spoke of how much Jesus loves us. How he left his beautiful home in heaven and came down here to die for our sins. Sa buong sanglinggo na ito na yon, hindi maalis sa isip ng bata how much Jesus loved her. And she wished she could do something to show him that she loved him too. But the problem is, she has only one penny. Barya din naman. Kakibat din doon sa ano, barya ng matanda, ano? The next Sunday, her father and mother, nagulat sila, they couldn't believe, na bit-bit ng bata yung doll. At inihulog niya sa offering bag. Sabi ng ibang tao, ano ba yan? Bakit? Yan ang ibinigay. They did not realize the costly sacrifice it represent. No. Every day, the little girl missed her doll. But especially, bedtime, wala na siyang kayakap. Umiiyak siya. Umiiyak. But then she would think about Jesus and it would be all right again. One evening, dumalaw yung pastor nila. Yung visitation, no? Dala-dala yung dal. Dala-dala yung dal. Anong sabi ng pastor sa bata, I brought your dal back to you. Sabi ng bata, talagang, oh, nagulat siya. Sabi ng pastor, go ahead. Take it. Sabi ng bata, parang gusto ng kanyang mga mata na kunin, pero nag-aagaw yung kanyang kaisipan. At naluha na siya kasi excited na eh. Pero sabi niya, I cannot take her, sabi niya. Why? The pastor asked her. Because I didn't give her to you. I gave it to the Lord Jesus Christ. Ganda, di po ba? Kaya pag tayo nagbigay para sa Panginoon,
hindi para sa kanino man, para maging kabuluhan ng ating pagbibigay. Amen? Hallelujah. In conclusion, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. In conclusion, regardless of the quality or quantity, the condition of your heart brings value on your offering before God. As the Lord sees and weighs our offering, therefore, we must offer wholeheartedly as unto Jesus. Dalawa lang ang ipinapahiwatig sa atin ng kwento ng widow. Una, ipinapakita sa atin kung paano tayo dapat tumugon sa dakilang pag-ibig ng Panginoong Jesus. We must give Him our very hearts, which certainly includes our money. If you're not giving faithfully and generously as sa gawain ng Panginoong Diyos, it shows that you don't love the Lord Jesus as much as you should. And lastly, itinuturo din ito sa atin ang kabuuang pagbibigay ng sarili ni Kristo para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Tulad ng sinabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 8:9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for our sakes He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. He took our sins on Himself so that God could be both loving and just in offering us a complete pardon. To please God with your monetary giving, mga kapatid, you must first receive His indescribable gift of eternal life through Jesus Christ. Then out of love, give Him your heart. Give Him your heart. And show it by giving costly gifts to please the Lord Jesus Christ. Lastly, a giving Savior ought to have giving disciples." Tayo'y tumayo. Tayo'y umawit. Surrender it to your hand.
surrender to you our lives, O God. Kayo rin po ang nagmamayari nitong buhay na ito, O Diyos. Lord, sa inyo namin isinusuko, Panginoon. Everything that we have, O God, we surrender to you, Lord God. You deserve all of this, Panginoon. Salamat, O Diyos, for giving us the opportunity na kami ay mabuhay sa mundong ito, Panginoon. For giving us, O Lord God, the lives, O Lord God, eternal life, Panginoong Jesus. Libre namin itong tinanggap mula sa inyo, sa aming pananampalataya, sa inyo, Panginoong Jesus. Kaya naman, Panginoon, hear our lives, O God. Hear our everything. Lord, salamat. Salamat sa inyong mensahe sa amin sa araw na ito. Nawa, O Lord God, ang iyong mga salita ay nagsilbing ilaw at liwanag sa aming landasin, O Diyos. Thank you, God, pinaunawa niyo sa amin, Panginoon, kung gaano kahalaga ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. Lord, narito ang aming mga puso, O Lord God. We offer to you, Panginoon, and everything will follow, Panginoon, O Diyos, O Lord God. You know all our need, Panginoon. Everything that we need, you know, O God. Ang sabi niyo, Panginoon, unahin namin ang iyong kaharian at iyong katwiran at ang lahat ay ipagkakaloob niyo sa amin, O Diyos. Thank you, Lord. Alam niyo ang buhay ng bawat isa. Alam niyo, Panginoon, ang aming sitwasyon. Katagpuin niyo po, O Diyos, ang bawat pangangailangan ng aking mga kapatid. Bless them in all aspects in their lives, O God. Ang kailangan man ng espiritual na paglago, physical, financial, emotional, material, everything, Panginoon, wala namang nalilihim sa inyo, O Diyos. Lahat ay hayag sa inyo mga paningin. Kaya, Panginoon, bless them. Bless them, O God. Na makita ka sa kanilang mga buhay, O Diyos. Na tunay kang tapat sa amin, Panginoon. Na hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kayo ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Diyos na aming sinasampalatayanan. Hindi kami matitinag, O God, sa aming pananalig sa inyo. Thank you, Lord. Thank you for your words. Thank you for your message. Lord, nawa, Ama, may isa pa buhay namin ito, Panginoon. May isa pa buhay namin, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, O Diyos, aming Ama. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kaloob, ang ating mga ikapo, ating ipanalangin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Amang Banal na makapangyarihan, kayo ang aming Diyos na nagkaloob sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kayo nagkaloob sa amin ang hanap buhay, Panginoon. Trabaho, negosyo, anumang uri ng pinagkakakitaan namin, O Diyos. Sa inyo nagmula ang lahat ng ito. Kaya naman, O Lord God, narito, Panginoon, ang mga salaping ito aming inaalay sa inyo, O Diyos. Panginoong Jesus, pagpalain niyo po ito, O God, na maging instrumento upang may magamit ang aming iglesia, O Diyos. At lalo pang lumago ang iyong gawain, Panginoong Jesus. Pagpalain niyo po ang mga salaping ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng kakaloob, Panginoon. Napatuloy ng maranasan, O Diyos, ang pagpapala, Panginoon. Siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala, Panginoon. Malusog na pangangatawan at ligtas sa anumang kapahamakan. Salamat, O Diyos, sa ligama. Salamat, O Diyos. Ngayon, Panginoon, pagpalain niyo po mga kapatid namin na humahawak ng mga salaping ito na magamit lamang ito, O Diyos, para sa iyong kapurihan. Salamat po ng marami, O Diyos. At muli kami, Panginoon, haharap sa panibagong linggo ng aming buhay. Ingatan niyo kami, panghawakan niyo kami, cover us with the blood of Jesus. Patuloy kang kuminos sa aming mga buhay, Panginoon. Guard our hearts and our thoughts. Guard our lips and our tongues upang di kami makapagsalita ng mga di karapat-dapat, O Lord God. Salamat po ng marami, O Diyos. And Lord, as your servant, O God, allow me to bless your people with the love of the Father and the grace and mercy of our Lord Jesus Christ and the continuous fellowship of the Holy Spirit be upon us today and always. And everybody will say, Amen and Amen. God bless you, mga kapatid. God bless you. Don't forget, Ignite Wednesday, 7 o'clock po. Sama-sama po tayo dudulog sa ating Panginoon sa pananalangin. Amen po. God bless you all. Don't forget.